Sup mga brother. Sa Bulawan tayo ngayon. Pupunta na akong accessory shop. Bibili ko talaga yung Osram na headlight. Tingnan rin ako ng ibang pwedeng parts doon. Palitan ko na yung headlight ko. Kasi tingin ko malapit nang matapos yung rainy seasons eh. Baka mag-ride na ulit kami ni OBR. At syempre, minsan inabot kami ng gabi o minsan madaling araw kami naalis. Mahirap pag yung itong headlight ko na all season, medyo may na siya eh. Kaya magpapalit na ako. Ayan, medyo malapit na kami. 10 minutes away. Ayan din, oh, napansin nyo yung side mirror ko. Iba na naman. Well, yan din yun. Binali ko lang yung stem talaga niya. Hindi ako mapakali eh. Pero tingin ko mas okay na ngayon yan. Ganyan na lang. Malapad pa din naman. Kita pa rin naman yung likod. Pero mas maganda na siyang tingnan sa camera. Parang isa, parang ang laki eh. Ito mas okay, mas maliit. Mas maiksi siya tingnan. Pagpunta na ako dito dati. Actually, ano bang binili ko noon? Monorack, tapos itong seat cover. Ako din binili. Ito po, no? Ado po. Simulan na namin. The next day. Alright, so ito na yung Osram P19. Ito yung gamit ko ngayon. Osram all season. So ito yung stock bulb. Nakakabit sa headlight yung season. So yun siya. Ngayon, kabit natin. So yung pagkakabit ko nito, hindi ko na babaklasin yung fairings dito. Gagawin ko, dito ko na lang siya i-access sa loob, dito sa ilalim. Kaya na mga butin. So nakita ko yung technique na to by Sean DIY Tech. So lagay ko yung link ng video niya. Kaya ako naisip na hindi na baklasin. Kaya naman pala na dudukuti na lang. Salamat sa tutorial na ginawa mo, bro. Mas madali na magpalit nito. Baklasin natin. So, dukutin ko. Una niyong gawin, tanggalin niyo yung rubber na cover. May rubber to na cover sa wire. Ayan. Tanggal ko na. Tapos, yung socket niya, pipihitin niyo ng counterclockwise. Didinan nyo yung socket, tapos twist nyo ng counterclockwise. Ayan na, tanggal na siya. So ito yung all season. Ayan, pabit naman natin yung P19 na binili natin. So itong dalawa, pares tong plug and play, so on the beat. Tapos itong groove na to, makikita nyo itong groove, ayan o. I-align nyo yan dun sa ibabaw. So yan, ganyan yung alignment nya. Ibabaw yung groove. Kapit na ulit natin yung socket. So kapayin nyo lang din yung grooves, meron kasi itong tatlong grooves eh. Dun sya ipapasok. Kasi maramdaman nyo yan pag napepress nyo na yung socket. Ayan, natapat na. Press nyo lang ulit bago nyo i-twist naman ng clockwise. Ayan. Twist nyo ng clockwise. Ayan, okay na. So, balik nyo ulit yung cover. Pag hindi siya mabasa. May testing natin.
park light ko hindi ko napalitan. Wala kasi silang ganung bulb eh, maliit. Yun ang kita nyo, park light. Pag nakahanap ako, babalitan ko rin yan. So ganoon na rin yung gagawin ko sigurong process. Kukunting ko na lang sa ilalim. Isin natin yung I-beam. I-beam, low beam. I-beam, low beam. Sabay kong pakita ko mamaya ng knife test niya para mas kita yung difference. So, balik ako mamaya, test natin. Alright. Many hours later. Yan, low beam. High beam. Alright, so ito na yung test ng Osram P19. So, ano pa ng madilim na part. Yung banda doon, madilim. May try natin yung high beam. Hindi ko malakasan, baka magalit ang nasa harapan ko eh. Masilaw. So, ikot tayo mamaya para walang kasalubong, wala sa harap. Yan, mas kita. Yan, low beam, high beam, high beam, low beam, high beam. So mas malakas na yung ilaw nito kesa dun sa all season. Advantage pa nito, hindi siya mainit sa lens ng headlight kasi 5 watts lang to. Yung all season kasi gamit ko dati 35 watts, so medyo mainit siya. Yung stock na headlight ng Beat 30 watts siya, so yung Osram all season 35 watts, para silang walay dilaw. Tapos itong P19, ayun nga, 5 watts lang. So tingin ko mas okay ito. Hindi naiinit yung ano, yung lens ng headlight. Hindi yung madalas na kinocomplain ng mga ibang gumagamit nun eh. Mainit daw sa headlight, yung iba natutunaw. Pero sa akin naman, hindi naman siya natunaw. So pakita ko ulit. Okay, saka na tayo ng madilim na lugar para mas kita. Banda dun sa taas. May part dun na madilim eh. Kasi maliwanag dito eh. Ayan, dito madilim. High beam. Low beam. High beam. So ito yung low beam. So ito naman yung high beam. Mas liwanag siya. Lakas pala ng ilaw nito. So okay to pag ano, pag sa long ride, pag inabot ng gabi o madaling araw. So yun lang, ano yung demo niya. So malalaman ko din kung okay ba siya kung naulan. Kasi may nagsasabi pag naulan daw, hindi na makita. Mahirap ako, mahirap na makita. Hindi kaya ng all season. Yung all season maganda siya sa pag maulan. Kaya lang medyo mahina talaga siya. Mahirap makita. So yun lang mga brother. So salamat ulit kay Sean DIY Tech. Kaya may idea tayo na pwede pala yung ganong technique. Tukutin na lang. Hindi na kailangan magbaklas ng fairings. Shoutout sa'yo bro. Alright.